ang digmaan sa pagitan ng Israeli Army at ng Hamas terror group ay umabot sa isang bagong dimensyon habang patuloy na pinipressure ng IDF ang Gaza Strip sa pamamagitan ng ground offensive operations. Ang Israeli Naval Forces ay naging mas aktibo sa lugar kasunod ng pagwasak ng higit sa 15,000 Hamas target. Ang SAR-6 patrol ship ng Israeli Navy at attack boat ay mas lumapit sa mga coastal area ng Gaza Strip bilang suporta sa ground offensive operations ng IDF. Ang Israeli Naval Commandos mula sa mga hukbong dagat na ito ay lumahok din sa mga operasyong opensiba ng IDF. Ang teroristang grupo ng Hamas sa kabilang banda ay naghihintay na walang kamalay-malay sa lahat mula sa simula ng baybayin sa hilagang bahagi ng Gaza hanggang sa kanilang kuta sa kampo ng Al-Shati. At bago tayo magpatuloy, at kung bago ka palang napadpad sa aking channel, ay pindutin na ang subscribe button para palagi kayong updated sa mga future uploads na kagaya nito. Nangalap muna ng intelligence ang IDF sa lugar upang maglunsad ng matinding pag-atake sa teroristang grupo gamit ang hukbong pandagat ng Israel ng pangmatagalan. Ang Israel Navy SAR-6 class corvette ships ay nagsasagawa ng reconnaissance sa lugar ng mga pangunahing pantalan ng Hamas sa mga coastal area ng Gaza Strip. Alam ng Hamas ang mga aktibidad na ito, ngunit hindi mahuhulaan kung kailan sasalakayin ng IDF Navy ang pangunahing waterfront na kinokontrol ng Hamas sa Gaza Strip upang magsagawa ng biglaang operasyon ng pagsalakay. At ngayon ay nahayag na na ang mga komando mula sa IDF Navy Forces ay nagsagawa ng isang landing sa pangunahing pantalan ng Gaza. Isa sa pinakamahalagang pag-unlad sa opensiba ng Israeli commandos at ng ground at ng naval unit ay ang pagtuklas at pagkasira ng mga silyado at nakatagong mga tunnel ng Hamas sa pantalan ng Gaza. Ang mga sundalong Israeli mula sa 188 Brigade at Shayitet 13 ay nakarating sa daungan ng Gaza at iniulat na nasangkot sa matinding sagupaan laban sa grupo ng Hamas. Napatay ng Israeli Naval Commandos ang 10 terorista sa operasyon na dinalohan din ng mga sundalo mula sa Combat Intelligence Force at ng Air Force. Halos 10 tunnel shaft, pati na rin ang 4 na gusali ng Hamas ay nawasak. Ang mga tunnel na ginamit sa lugar ay direktang natagos sa dagat upang hindi mapapansin ang paglusot sa dagat. Ginamit ng Hamas ang daungan bilang pasilidad ng pagsasanay para sa mga puwersang naval komando nito upang magplano at magsagawa ng mga pag-atake ng terorismo sa katubigan sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang sibilyan sa pantalan. Ginamit ng Hamas ang lugar para sa pagsasanay at pag-atake ng terorismo habang ang paggagamit din ng mga sibilyan at Gaza Port Police vessels at paglusot sa dagat ay bahagi ng opensiba ng Hamas noong ikapito ng Oktubre. At sa mga sumunod na linggo ay may mga regular na pagtatangka na maabot ang Israel. Sa pamamagitan ng rotang ito, kabilang ang isang insidente kung saan sinusubukan ng mga teroristang Hamas na lumusot sa bayan ng Shekem. Ngunit naitaboy ng mga pwersa ng Israel. Gayunpaman, kasunod nitong kritikal na operasyon ng IDF sa pangunahing daungan ng Gaza, ang lahat na nakatagong infrastruktura sa lugar ng daungan ay matagumpay na naalis. Ang mga kritikal na operasyong ito ng mga unit ng IDF Naval Commando sa Gaza ay mga paunang pag-atake lamang ng mga hukbong pandagat ng Israel. Pagkatapos ng kritikal na pag-atake na ito, isang kapansin-pansing sitwasyon ang naobserbahan malapit sa Al-Shati Camp. Iniulat ng Israel Defense Forces na ang mga reconnaissance unit ng Nahal Brigade ay nakakita ng mga armas at kagamitan na kabilang sa tinatawag na Naval Forces ng Hamas sa Al-Shati Camp sa Gaza. At sinira ang mga armas kasama ang mga diving equipment, mga barel at pampasabog. Iniulat din ng IDF na ang mga paratrooper ay nakakita ng iba pang mga armas at pampasabog sa hilagang Gaza Strip sa magdamag na pakikipagsagupaan sa mga teroristang Hamas.
kasama sa mga nahanap na terror equipment, ang mga suicide vest, ng iba pang mga explosive device, RPG at anti-tank missiles at intelligence documents. Kasunod ng mga matagumpay na ito sa coastal areas ng Gaza Strip. Ang Israeli Army ay gumawa ng mga critical na hakbang upang pagsamahin ang kontrol nito sa teritoryo. Ang Yaltam Fighters naman, ang Submarine Operation Unit ng Israeli Navy, ay muling inilagay doon. Ang mga Israeli military units na ito ay kinakailangang isara ang daanan ng terorista sa dagat at nagtagumpay sila. Ang mga pagkakataon ng teroristang elemento ng Hamas na maabot ang mga lungsod ng Israel tulad ng Ashdod at Ashkelon mula sa mga lugar na ito ay lubhang nabawasan. Ayon kay Captain Shahar, ang commander ng Sabotage Company ng Yaltam ay nag-ulat na sinisira ng Israeli Army ang mga maninisid ng Hamas sa ilalim ng dagat mula noong simula ng digmaan. Ang aktibidad ay kailangang harapin muli ang mga bombang ito. Sa katunayan, isa sila sa pinakamahalagang munition na pumipigil sa mga maninisid ng Hamas na sumubok na sumisid ng malalim. Pinalalayo ng mga pag-atake ang mga maninisid ng teroristang Hamas mula sa mga baybaying lungsod ng Israel dahil sa parihong mga pagsabog at hydraulic shock. Yaong mga maninisid ng Hamas ang mapalad na makaligtas sa mga bumbang ito ay madalas na napapaslang din sa marahas na pagbakbakan sa dalampasigan habang sinusubukan nilang makaalis sa tubig. Ito ay dahil ang Israel ay tumaas na malaki sa kanyang military security measures sa mga beach, lalo na sa Ashkelon. Ang dahilan nito ay ang Ashkelon ay unang lungsod ng Israel na tinatarget ng mga elemento ng Hamas terror sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang patrol vessel ng Israeli Navy ay umaatake sa mga bangka at ang naval commandos ay palaging nasa alerto sa kahabaan ng coastline ng mga long-range na sandata, ng mga mortar at mga unit ng missile sa baybayin ng lungsod laban sa mga teroristang maninisid ng Hamas. Alam ng grupong terorista ng Hamas na nasa malalim itong blockade. Pagkatapos ng lahat, ang liderato ng teroristang grupo ay tuluyan ng na-corner ng IDF sa lupa at pag-aatake ng sa dagat sa pamamagitan ng mga cruiser. Kamakailan lamang, inihayag ng IDF ang isang tangkang pag-atake sa liderato ng Hamas at ang pinuno ng IDF ay nagpahayag na ang isang airstrike ay tumama sa bahay ng pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh na ginagamit bilang isang infrastruktura ng terorismo sa kalagitnaan ng gabi habang ang mga tropang Israeli ay nagsasagawa ng mga operasyon sa Gaza Strip. Ang IDF ay naglabas ng footage ng airstrike. Nauna nang sinabi ng Hamas na inatake ng IDF ang dalawang bahay na pag-aari ni Haniyeh. Ngunit ito ang unang pag-atake na kinumpirma ng militar ng Israel. Si Haniyeh ang pinuno na tinaguri ang Political Bureau ng Hamas Terrorist Organization ay nakabase sa Qatar. Gayunpaman, ang tahanan ni Haniyeh sa Gaza ay madalas na nagsisilbing tagpuan para sa mga tinaguri ang nakakataas na pinuno ng Hamas upang idirekta ang mga pag-atake ng terorismo laban sa mga sibilyan ng Israel at mga sundalo ng IDF. Kasunod ng mga pag-ataking ito ay malamang na isang malalim na katahimikan sa tahanan ng Hamas terror chief Ismail Haniyeh kasama ang Hamas sa mahigpit na pagkakahawak. Ang Israel ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga political channel upang matiyak ang kumpletong pagkawasak ng istruktura ng teroristang organisasyon sa Gaza Strip at ang agarang pagsagip sa mga bihag sa mga tunnel. Ang Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog ay nananawagan sa mga pinuno ng Latin America na pilitin ang Iran na palayain ang higit sa 200 hostage na hawak ng Hamas sa Gaza. Sinabi ni Isaac Herzog na ang lahat ng mga pinunong ito mula sa Venezuela, Colombia at Bolivia na bumabatiko sa kanila mula sa Chile ay dapat magpakita ng isang tiyak na paggalang at maunawaan ang kalagayan ng Israel. Ang mga pagsisikap ng Israel sa international political arena ay nakatanggap ng kahanga-hangang suporta mula sa Germany.
sa isang pahayag na inilabas ng Interior Ministry ng Germany. Nagsagawa ang German Police ng nationwide raids sa mga pag-aari na pinaghihinalaang may kaugnayan sa Iranian-backed Hezbollah movement. Ang napakalaking pagsalakay ay kasabay ng mga tensyon sa rehiyon, kabilang ang mga patuloy na digmaan ng Hamas-Israel at mga tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel sa hangganan ng timog ng Lebanon. Kasunod ng dramatikong operasyong pagsalakay na ito, ipinahayag ng ministrong panloob ng Aleman na si Nancy Faeser na alinman sa mga taga-suporta ng Hamas o mga simpatisador ng Hezbollah ay hindi papayag. Sa madaling salita, ang Israel ay nakikipaglaban sa isang mahigpit na digmaan sa gitnang silangan laban sa mga organisasyong terorista tulad ng Hamas at Hezbollah, habang hinihiling na malinaw na makita ng mundo ang sitwasyong ito. Maraming mga bansa sa Europa, lalo na ang Estados Unidos, ay may kamalayan sa mga pag-atake ng mga terorista laban sa Israel. Ang kamalayan na ito ay inaasahang magdadala sa Israel ng isang malaking tagumpay sa mga darating na araw. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang ang like at mag-subscribe. At mag-komento na din kung ano sa inyong palagay. Ang paghihigantay ba ng Israel laban sa teroristang Hamas ay may pagmamalabis? O nararapat lamang na bigyang katwiran ang pagnanasa ng Israel na mapanagot at tuluyan ng mabura ang Hamas sa Gaza at mabawi na ang mga bihag? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.